Okay guys, so meron pala ako dito aayosin na CPU. Papagawa ng customer ko, kapitbahay. So ang sira daw nito na namamatay-matay, minsan ayaw magbukas. Nakalapag na lang yung hard drive eh. Mamaya siraan to. Ano siya? AMD. FM2 na FM2 yung motherboard. So, ang unang i-check natin dito, sasaksakan muna natin siya ng power cord. Itatry natin kung ano talaga ang kanyang problema. Yung VGA niya rin, wala lang tornilyo. Sa video card, wala na rin tornilyo. Mamaya lalagyan natin yan. Okay, try na natin. Saksak natin yung power cord. Kanyang power supply. Okay, testing na natin. Uy, ayaw magbukas. So, pagka ganyan, ang problema, ayaw magbukas. I-check mo muna yung power wire. Kung tama yung kabit. Yung nakasaksak sa mga pin ng sweet pin. Check mo muna yung wire kung masikip o maluwag. So, yan umandar siya nang ginalaw ko yung power switch. So, ibig sabihin, may problema lang doon sa wire. Yun, namatay siya. So, ang susunod natin dyan, dahil doon, lilinisan muna natin, tapos, saka natin i-testing ulit. So, bago natin bugahan ng blower, tanggalin muna natin yung power cord. Lumbahan ng blower. So, pagkatapos natin linisan, tanggalin natin yung video card. Tatanggalin muna natin yung video card. Pagkatapos, bu-blower natin ulit siya para matanggal yung alikabok dun sa kanilang mga slots. Tapos, yung memory, tatanggalin din para may samang malinisan yung slot. Tapos yung lahat ng wire, yung
yung mga wire ng switch USB, tatanggalin lahat pati yung SATA data, tapos yung power supply na 6 pin tatanggalin, ibabalik, tapos yung main power supply tatanggalin din, ibabalik para mas kumapit lalo kasi na-stuck siya ng matagal eh. So yun, pag na-clear mo na lahat ng wire, pwede mo nang linisin ulit. So yun, nalinis na natin, ibabalik na natin ulit yung kanilang mga ano, mga pin switch. So ang pagkakabit ng mga pin switch na yan, hindi ka naman magkakamali kasi may mga pangalan yan eh, may mga nakasulat naman. So kaya mas mabilis lang siya ikabit, mabilis lang siya i-trace kung saan siya pwedeng ikabit. Okay, i-testing na natin. Yun, mandar na. Ilalagay natin ang ating video cable. Yun, okay. So, kaya siya ganyan guys, kasi hindi ko kinabit yung hard drive. Hindi nakakabit yung hard drive. So, ang purpose doon, para lang makitang meron siyang display. So, okay. Papatayin muna natin. Unplug natin yung kanyang power cord. Tapos, ibabalik na natin yung kanyang video card. So, pag nagre-replace tayo o additional tayo ng parts, kailangan, kahit naka-off, kailangan tanggalan mo pa rin yung kanyang power cable sa kanyang power supply. So, ibabalik natin yung video card kasi nalinis na natin. So, ititesting na natin siya na gamit ang video card para pag nag-format tayo, mabilis na lang ang pag-install ng mga driver. Kasi nandyan na yung kanyang video card. Ilalagay na rin natin yung kanyang hard drive para malaman natin kung ayos pa yung kanyang operating system. So yun, itesting na natin. Kakabit natin yung kanyang cable power, tapos buksan na natin. Ang kanyang power switch. Yan, yan ang power switch niyan, yan. So, yung VGA cable nandun pa rin sa onboard niya. So, ililipat ko 'yun dito sa may video card. Kasi pag may video card ka, hindi gagana yung onboard mo na basta-basta. Mali yan yung BGA. Yan BGA, BGA. Yan yung kanyang BGA. Wala kasing tornilyo kaya diyan ko muna kinabit.
So yun, working na ang ating hard drive. Okay. So yun. Normally start natin para ma-trace natin kung buo yung kanyang operating system. Yun guys. So okay naman yung kanyang operating system. At hindi naman nag-error. So okay na ang ating computer. So pagka ganyan, under observation pa rin siya. Pero guys, sabi nung customer ko, kailangan na daw niyang i-format kasi may mga corrupt na daw files, marami na nag-e-error. So kaya ang gagawin ko dito, i-format ko na lang para mas maganda yung takbo ng kanyang hard drive, para malinis din. So mga ka-PC, so nagtuloy-tuloy na yung pag-format ng ating PC. So ang naging problema niya lang yung power supply. Ayan o, nagpalit na ako ng power supply. Hindi ko pa tinanggal yung kanyang dating power supply. So mamaya, pagtatakpan ko na, ibabalik ko na yung power supply na ayos. At tanggalin ko na yung sira. So guys, hanggang dito na lang aking video. Maraming salamat.